Hello mga ka-friendship, andito tayo ngayon sa aming bakuran at i-flex ko sa inyo ang aking mga kataniman. Hindi pa ako nag-propagate ng mga tanim. Masyado pang mainit ngayon, tingnan niyo oh yung itong bombastic diving bakya ba oh, nagloy-loy siya tungod sa init ba. Napakainit, hindi pa umulan. Pag umulan na mag-propagate na ako ng mga tanim at saka mag-transfer ng aking pinopropagate noon na nagsilakihan na at hindi pa na-transfer. Ang ulan ang hinihintay ko mga ka-friendship kasi mamatay-matay pag i-transfer natin na walang ulan ba, masyadong mainit at hindi ako masyadong nagdidilig. Ito mga ka-friendship, itong triangularis kailangan na siyang i-replant. At saka itong ZZ plant. Flex-flex ko lang muna. Ito ang ZZ plant. Parang patungo na siyang maglaya ang kanyang dahon ba, magtanda na, magulang na siya. At saka itong Adansoni ay na aking pinopropa noon, ito nagsilakihan na nilagyan ko ng matataas na pole. Flex ko lang ang kanyang dahon, ang gaganda ng kanyang dahon, dalawang pat ang tinanim ko. At mayroon itong bamboo na variegated white. Ang ganda na mga ka-friendship, ang laki-laki na. Mayroon ding ficus. At saka itong tricolor. Sa sobrang init ba na nasusunog ang kanyang dahon, di na kagandahan ang kanyang dahon ba na wala na siya, na out of color na ang kanyang dahon ba. Imbis ang kanyang dahon ay manilaw-nilaw, mag-o-orange, ay nasusunog. Sana umulan na para makapagtanim naman tayo. At ang money tree dito, ang laki ng puno ng money tree ba? Ang kanyang mga dahon, magsinglaki na ng palad or mas malaki pa sa palad mo ba? Pero mas maganda ito ba na natatabunan yung ibang mga tanim sa kanyang puno para makaprotekta sa ibang plants ba na hindi masyadong maiinitan para hindi naman masusunog yung mga tanim na madaling masunog pag mainitan ba yung mga dahon, hindi masira. Kasi itong mga klaseng tanong ba, ang gaganda lang niya ang kanyang mga dahon, hindi naman ito mamumulaklak, ang dahon lang naman ang kanyang ma-appeal. Yung ibang mga plants kailangan na ipopropagate, pero nagantay pa ako ng maulan-ulan na panahon ba para mabuhay naman pag ipropagate natin. Kasi pag mainit ba, kailangan mo na siyang itago sa lugar na malilim. At ang lugar naman namin ay maliit lang ang lugar namin ba, din nagsilakihan pa ang mga tanim. Ito mga ka-friendship, kailangan na siyang ipropagate kasi ang lalaki ng kanyang mga dahon para magkaanak naman ba. At itong magnificum, pinopropagate ko ito noon pero naglaki na rin ito, ang putos na rin, pwede na itong hindi ko sa loob ng bahay or kuhana na at itanim na para paramihin ba. Pero yung ibang plants ay kailangan na siyang i-re-replant kasi patungo nang magpatay-patay, hindi na alagaan ang husto ba kasi busy naman kami ang hanap buhay namin kasi ang inuuna namin. So ngayon natapos-tapos na, salamat naman at natapos na ang aming gawain. So dito naman kami sa mga tanim, mag-aalaga na ng alagaan na sila ng husto. At ito yung pandamos ba mga ka-friendship, ang lalaki na mga ka-friendship. Pero hindi pa siya nag-anak-anak ba? May anak naman, konti lang ang kanyang anak. At mayroon tayo ditong rubber plant. Dalawang klase ang rubber plant dito mga ka-friendship. Mayroon din tayo ditong red palm. Ito ang red palm mga ka-friendship. At ito yung banda ba, salamat naman at nakapamumulaklak na kasi ito matagal-tagal na ito, mga ilang years na ito mga ka-friendship. Then nilipat-lipat, ay para ba siyang tao na nag-a-adjust ng lugar ba? At ito siguro naka-adjust na siya mga ka-friendship, hindi na na-stress ba? nakapamulaklak na siya. Pag itong banda ba, pag mamamulaklak ba, hindi na siya mag-stop sa kanyang pagpamumulaklak ba, tuloy-tuloy na ang kanyang pamumulaklak. Pag mag-umpisa ng nakapamumulaklak, tuloy-tuloy na siyang sibol ang kanyang bulaklak. Yan ang kagandahan sa banda, kahit hindi naman gaanong ka-imported ang kanyang bulaklak, yung common lang. Ganda naman tingnan kahit ganyan lang ang
ordinary lang na banda. At itong putos, mga 3 months ko itong tinanim or 4 months, hindi ko na natandaan. Mayroon akong video dito pag tanim ko noon. Ayong nilagyan ko ng pang tali ba, pang hang. Ito na siya. Ganito nakataas ang kanyang lawit ba? Lawit ba yun sa Tagalog? Yung tips niya ba na naghahang? Ganito na siya kaganda, mga ka-friendship. Itong mga 6 ka-pots ang tinanim ko noon. At ito na sila. Ganito na ang kanyang lawit, ang kanyang haba. At ito, mayroon akong giant photos na tinanim, mga ka-friendship. Almost 1 year na ito, ang lalaki ng kanyang mga dahon. Tinanim ko ito sa lupa, mga ka-friendship. At mayroon din akong tinanim sa pot na nilagyan ko ng pool. Pero iba pag tinanim sa lupa, ang lalaki ng kanyang dahon. At mayroon pa akong fried egg dito. At itong caladium na... Iba pa pala ang tubo ng photos, mga ka-friendship. Pag idinairik mo sa lupa ba, ang lalaki, super laki ang kanyang mga dahon. At mayroon pa akong fried egg dito. At mayroon ding caladium heart of Jesus. Ito. Ang kanyang dahon, tig-isa, tig-dalawa, tag-tatatlo. Hindi na siya magdami ang kanyang mga dahon sa caladium pa, mga ka-friendship. Hindi ako naramihan ng dahon. Pero kahit ganyan ang kanyang dahon, tig-isa lang, ang ganda naman. At yun na lang, mga ka-friendship. Don't forget to subscribe. Hit the notification bell. Paki-like and share. Okay, bye-bye. Thank you. God bless.